Sa cycling, hindi lamang ang silver at bronze medal ang pinaghahandaan ng Philippine Road Cycling Team, kundi para maabot ang pinakamataas na parangal sa nalalapit na SEA Games. Ang kabuang ulat, ihatid ni Kay Asuncio. Sasamantalahin na ng Filipino road cyclist ang kanilang pagbawi sa Southeast Asian Games ngayong taon mula sa malamya nilang kampanya noong nakaraang edisyon. Ayon kay Phil Cycling Road Commission Chairperson na para ngayong 11 country meet na si Sunshine Vallejos, hindi lang basta para sa ikalawa o ikatlong pwesto sa podium ang kanilang pinag-iensayuhan. Tuloy-tuloy ang local training ng 16 na road cyclist sa Naic, Cavite at Subic na pepedal sa mass start, individual time trial at criterium events. Talagang ang sobrang porsigido namin na hindi pwedeng hindi tayo magmedalya, at talagang you compete for the gold. You don't compete for the bronze, for the silver, but you compete for the gold. So kung hindi man tayo kunwari pala rin, ang importante kasi pinakita ng siklista natin yung kakayanan nila. Dagdag pa ni Vallejos, masusi nilang sinala ang mga baguhang siklista na binigyan nila ng slot ngayong Cambodia meet. Hindi lamang ito basta pag-eeksperimento, gayong kasama sila sa mga best of the best active road cycling riders na mayroon ng bansa sa ngayon. Ang mga siklistang nakatakdang mag-debut sa SEA Games ay sina May Ann Linda at Jane Inson sa distaff side, at Mar Francis Sudario, Nicole Pareja, Efren Reyes at Wrench Michael Mondok para sa mga kalalakihan. Not in every races na kailangan natin kung nag-field lang ng mga veterano. Maraming nag-i-emerge na magagaling din at mahuhusay. So itong mga bagong riders natin na i-field natin sa SEA Games ay pinag-usapan din naman, hindi lang basta-basta kumbaga pinili, kundi in-assess din at pinag-usapan ng buong road commission together with our national coaches. 2019 pa nang huling nagkaroon ng ginto ang Philippine Road Cycling Team na nagmula kay Jermin Prado na muling kakarera ngayong SEA Games. Kay Asuncion, PTV Sports.